Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Atin pong pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay sinawang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kaming kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo, at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin ulit. Akong si Pablo ang nagsabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap naging matuwid sa paningin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan na napahiwalay na kay Kristo ay walang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mo, Giliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon, ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yung tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako namay mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako ang, sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod mo sa utos mo, nalugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaw'y aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay.
ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang lahat po'y magstayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang sharing may likha ng loob. Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Meron din ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Padre Pio. At nawa ang inyong mga baon-baon na ibinubulong ngayon sa Panginoong Diyos sa pamagitan ni Padre Pio ay ipagkaloob sa inyo. Amen. Mga lalong higit, yung may mga karamdaman, mga nagdurusa bunga ng karamdaman, nawa pagkaloob sa inyong muli ang inyong kalusugang dating ninyong tinataglay. Ating tingnan ang mabuting balita na ating napakinggan. Una, makikita natin si Jesus ay pumunta sa isang bahay ng pariseyo. Siya inimbitahan na kumain. At kung inyong mapapansin, talaga naman ang mga pariseyo simulat sa Paul ay lagi yung kontra sa lahat ng ginagawa ni Jesus. Lahat ay pinapansin at sa Jesus naman, lagi din silang pinupuna sa kanilang maling ginagawa. Pero ang maganda kay Jesus, kahit na kontra sa kanya ang mga ito, siya'y napunta kapag inimbitahan. Siya'y nakikisalo sa kanila. No? Mababa ang kanyang loob. Kahit na ang turing ay kaaway, pero pag siya'y inimbitahan, siya'y pumupunta. Padalwa, sabi ni Jesus, sapagkat siya'y pinansin ng mga pariseyo. Ganyo? Parang siya'y pinapunta sa bahay at pinansin ang kanyang ginawa. Hindi siya naghugas ng kamay. Ayon sa alituntuning pangrelihiyon ng mga Hudiyo. Si Jesus ay kumain agad, kaya pinuna no, ng mga pariseyo. Mga minamahal, sabi ni Jesus ay, kayo, ang hinuhugasan ninyo ay ang labas ng tasa, pero ang loob ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. No?
bumuwelta sa Jesus, no? Kung inyong papansinin, isang paraan sa bandang huli, binanggit ni Jesus, isang paraan para malinis ang loob, para malinis itong kasakiman at kasamaan, anong sabi niya? Ipamahagi muna ninyo ang sa mga dukha, ang laman ng loob. Sabihin ay isang paraan para ang tao ay maging malinis ang kanyang puso, maging malinis ang kanyang loob, at mawala ang iyong kasakiman, maglimos ka sa mga dukha. No? Tumulong ka, huwag kang maging madamot sa mga nangangailangan. No? Linisin mo ang loob. Mahirap sa tao, sapagkat tingnan ninyo sa panahon ngayon, ang mga tao ay mahilig sa ritual, panlabas. Ano, kahit sa simbahan, mapansin ninyo na laging kasama sa mga activities ng simbahan, no? Lahat ay kasakasama, maghapon sa simbahan, nangungumunyon, nagro-rosaryo sa simbahan, no? Naglilingkod sa simbahan, no? Nagpo-prosesyon kasama. Pero ang comment ng iba, bakit iba ang kanyang ugali? No? Bakit iba ang kanyang ugali? Sapagkat ang lahat ay panlabas. Kay Jesus, ang mahalaga yung laman ng iyong puso. Kaya ayaw ni Jesus ng plastic. No? Ayaw ni Jesus niyan. Gusto niya yung tunay, yung laman ng iyong puso. No? At yan ang gusto ng Diyos. Ano? Maging tunay ka. At linisin mo ito kung ikaw sa palagay mo sa iyong puso ay maraming mga kasamaang nandyan. Ikaw ay may ikinikimkim na galit. Meron kang kasakiman. Meron kang kasamaang nandyan. Linisin mo. Utik-utik mo yung linisin. At ang isang paraan nga ng paglilinis ng ating loob, sabi ni Jesus, binanggit dito ay, tumulong ka sa mga dukha. No? Magpakababa ka. No? Huwag kang maging madamot sa kanila. Yan ay isa, ano? Isang gawain. Pero sa ating, sa tayo din, at isang paraan din ng paglilinis ng ating puso, ng kaibuturan ng ating puso, bilang sakramento, pangungumpisan. Pagbabago ng buhay. Mahalaga sa Diyos yung pagbabago ng buhay. Oo, ikaw ay lahat ay ginagawa mo na pakitang tao. Ayaw ni Jesus ng pakitang tao lamang. Dahil alam niyang ikaw ay mahihirapan din. No? Ikaw ang mapapagod. Pag ang tao ay nagpapakitang tao lamang, mapapagod ka, mahihirapan ka. Tutulog kang masama ang iyong loob. No? Dahil ang lahat ay panlabas lamang sa iyo. Ang gusto ng Diyos, linisin mo ang iyong puso. No? Ang buhay naman ng tao ay hindi ganun kahaba. No? Kaya, lagi nating, ang ating gawin na sa ating buhay, talagang maging maligaya ka. No? Sapagkat ang kasakiman, ang pagkagalit, yan ay pag-torture mo sa iyong sarili. Ang iyong mga kasamaang yan, ang iyong pagkagalit, ang pagkainis mo na tinataglay mo sa iyong puso, yan ay tinutorture mo ang iyong sarili. Ikaw mismo ang nagpaparusa sa iyong sarili. Kaya sabi ni Jesus, ilabas mo, magbago ka ng buhay. Isang paraan ng paglilinis ng loob ng tasa ay ang pagtulong sa mga nangailangan nating mga kapatid. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagpapala mo at ang gabing ang
sa amin, buong puso namin hihintayin, pagpapala ng aming piling. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong sa Jesucristo, kami nalilingid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagatihati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa
ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinlisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Natin ang Ama namin. Aming kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapanlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay, ang tapat mong angkan, gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang mali o kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda ng pambansang Dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Mayroon po tayong ibinebentang tiket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini-concert ni Mito Yonting at ng kanyang banda. Gayun din ang iba't ibang natatanging mga aawit kasama ang ilang pari ng Arsidiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Ikatlo, bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario, tayo po ay sama-sama magdarasal at magninilay sa mga misteryo nito ngayong darating na October 18 sa ganap na 9 ng umaga. Kayo pong lahat, lalo't higit ang mga kabataan, ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwan ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magstayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banalamisay na ialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Narito kami't awit-awit ng Ave Maria sa anak mo si Jesus, puso namin ay hangin.